Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halinang dumulog, makinig sa banal na hapag ng ating Panginoon, at upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid, na loob ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kami po'y nananawagan sa mga lay ministers kung pwede pa, kung sino pa ang pwedeng mag-serve kayo 6:30 na misa. Salamat. Magsiyo po po ang lahat. Sa unang pagbasa, hindi ipinagkait ni Abraham sa Panginoon ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak. Dahil dito, napatunayan ng Panginoon ang malaking pananampalataya nito sa kaniya. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yaon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriya. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksaklin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipangako mo nang handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mong magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng puong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng puong mahal, ako'y laging mamumuhay.
Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng puon kong may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa piling ng poong mahal, ako'y lagi mamumuhay. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos, ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong panalangi sa iyo ko ilalagak. Sa piling ng poong mahal, ako'y lagi mamumuhay. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo na labis ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya naipagkaloob niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili ng anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay. At ngayon, namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isang tinig mula sa langit ang nagpahayag na si Jesus ang kanyang pinakamamahal na anak at siya ay dapat napakinggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti, anapat walang sinumang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyadong takot niya at ng kanyang mga kasama. At tiniliman sila ng isang alapaap at mula rito'y maitinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyo sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao."
Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung anong kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At sa mga, kung kayo po yung mga na hindi taga-parokya, welcome po sa parokya ng San Juan Bautista. At mapalad tayo sapagkat kapiling pa rin natin ngayon ang imahen ng Poong Jesus Nazareno. Madamot ka ba? Ikaw ba'y madamot o mapagbigay? Mga kapatid, tayo po'y nasa ikalawang linggo na sa panahon ng Kwaresma. At tuwing ikalawang linggo sa panahon ito, ang mapapakinggan nating ebanghelyo ay tungkol sa pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Katulad po noong nakaraang linggo, pagka first Sunday, temptation. Second Sunday ay transfiguration. Pero bakit? Samari nating makita dito yung bang kasaysayan ng panahon ng Kwaresma sa simbahan. Kasi po, ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng paghahanda ng mga tinatawag nating catechumens. Sino po yung mga catechumens? Sila po yung mga inihahanda para sa pagbibinyag sa bihila ng Pasko ng Pagkabuhay. Sila yung mga nahikayat na sumampalataya sa ating Panginoon at inihahanda para sa kanilang pagbibinyag. At isa siguro sa magiging paalaala sa kanila sa panahon ng Kwaresma, katulad ng unang linggo, ay yung tukso. Na maring matukso sila na huwag niyang ituloy. Yung pagbabago, dahil ito'y pamamaraan nila upang unti-unti ay baguhin kung ano man ang dapat baguhin sa kanilang pagkatao bilang paghahanda nila sa binyag. At ngayong ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma, kung mapapansin po ninyo sa ating mga pagbasa, ang isa sa mga tema na nag-uugnay sa mga pagbasa ay ang pagbibigay, pagbabahagi. Sa ating pong unang pagbasa mula sa aklat ng Genesis, ay ating nato ngayon dito, ang pagkipag-usap ng Diyos kay Moises o kay Abraham na iyalay niya ang kanyang anak. No, iyalay niya ang kanyang anak. Pero bakit gagawin ito ng Diyos? Pabor ba ang Diyos na ihandog ang isang bata? Patayin ang isang bata? Para maunawaan po natin ito, noong kapanahonan po ni Abraham at noong sinauna pang panahon, nakagawa na po ng mga tao na ihandog ang kanilang mga anak. Kanino? Sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kumbaga, sakripisyo. Inihandog, sinasacrifice sila kanilang mga anak sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ngayon, kay Abraham, it would be his ultimate sacrifice. Yung kaisa-isa niyang anak na si Abraham, yung isa niyang anak na si Abraham na si Isaac ay kanyang ihandog. At hindi siya nagkatubili. Kaya nga nung akmang papatay na ni Abraham si Isaac, anong ginawa ng Diyos? Pinigilan niya. Ang dahilan na dapat makita dito ay upang ipahiwatig na hindi sangayon ang Diyos sa ginagawang pagkasakripisyo, paghahandog ng mga tao ng kanilang mga anak sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero higit na makita natin dito, mga kapatid, ay yung katapatan na ipinamalas ni Abraham. Samantala po sa ating ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ay ating natunghayan din yung habing pagibigay ng Diyos Ama sa kanyang sariling anak para sa ating kaligtasan. Habing nga, kung naibigay ng Diyos sa kanyang sariling anak, ano pa kaya ang hindi kayang ibigay, ipagkaloob ng Diyos sa ating mga tao na kanyang minamahal. Ngayon, sa Ebanghelyo po, tulad ng binanggit po natin, ititagpo ng pagbabagong anyo ng Panginoon na kung saan nakita ng mga alagad ni Jesus, sina Elias at Moises. At ano pinag-uusapan nila? Ang nalapit na pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At dito makikita rin natin yung the ultimate sacrifice. Yung pagbibigay ni Jesus ang Poong Nazareno ng kanyang sarili para sa kaligtasan ng tao
at para sa pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. Ang kahandang magbigay, magibahagi ni Jesus ang kanyang sarili para sa kaligtasan nating mga tao. Ngayon mga kapatid, ang Diyos nagbigay, nagbahagi. Anong pwede nating ibigay sa Diyos? Meron pa bang kailangan ng Diyos? Eh, Diyos na siya. Ano bang ibigay natin sa Kanya? Wala namang idaragdag sa Kanyang pagka-Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, ang paanyaya ng pag-ibigay ng Diyos ay higit na makatutulong sa bawat isa sa atin. Ito'y hindi para sa Kanya, kundi ito'y para sa atin. Yung pag-ibigay na gagawin natin, yung pagbabahagi ibibigay natin sa Kanya, yung mula sa atin patungo sa Kanya, ay para sa atin din. Dalawang bagay ang nais kong pagtuunan natin ng pansin na maaari nating maihandog sa Diyos. Una, katapatan. Katapatan. Si Abraham, nagpahayag ng katapatan. Ang buong Jesus sa Sareno, nagpahayag ng katapatan. Katapatan ang maaari nating parating maihandog sa Diyos. Kaya nga kapag ka tayo'y dumadalo sa binyag, pag-araw ng Linggo at tuwing Pasko ng Pagkabuhay, anong ginagawa nating mga Katoliko? Sinasariwa natin ang ating pangako sa binyag, natatalikuran ng kasalanan at magiging tapat sa ating pananampalataya. Pakiwari ko nga mga kapatid, sa bawat kawalan natin ng katapatan ay nagmimistulang sugat na ibinibigay natin sa Poong Jesus Nazareno. Sa bawat kawalan natin ng katapatan sa Kanya ay tila bagang panibagong sugat ang ibinibigay natin sa Kanya. Paanong katapatan? Kung ikay may asawa, maging tapat ka sa iyong asawa. Kung ikay manggagawa, maging tapat ka sa iyong trabaho. Pumasok na maaga, ibigay yung the best. Kung ikay anak, maging tapat ka sa iyong magulang. Kumbaga, anuman ang katatayuan natin sa buhay, ay maaring magpahayag tayo ng katapatan. At ang pagpahayag natin ng katapatan ito, ay pagpahayag natin ng katapatan sa Poong Jesus Nazareno. Pangalawa, sabi nga sa Ebanghelyo, itong minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Yung pangalawa, pakikinig. Pakikinig. One of the best expression of our love is to listen. One of the best expression of love is to listen. Yung makinig. Diba nung mga bata tayo, pag pinagdodrawing tayo ng mukha, yung hugis ng tenga, ba't tinuturo sa ating yung hugis ng tenga, pag tinanggal mo dahil dalawang tenga mo at pinagdikit, anong hugis ang mabubuo? Hugis ng puso. Kaya, to listen is to love. To listen is to love. Lahat naman ho tayo, may kakailang makinig. Ngayon, nakikinig tayo. Bagamat minsan, humihina na ang tenga, pero nakikinig pa rin. Meron pa rin tayong kakailang makinig. Pero bakit minsan, ang hirap nating makinig? Bakit minsan ang hirap nating makinig? Isang dahilan na ito,
selfishness, yung pagiging madamot. Selfishness. Sandali lang yan kung bakit hirap tayo makinig. Selfish tayo. Dahil gusto natin, tayo parating nagsasalita, gusto natin tayong parating pinakikinggan. As if, kung ano man yung magmamatter sa buhay, ay tanging magmumula lamang sa atin. Kung madamot ka, mahirapan kang makinig. Dahil akala natin, ang buhay ay mundo, umiikot lamang sa atin. Malinaw ang tinig na nagmula na bumaba sa alapaap, ang nang bumabang alapaap sa ating Panginoon. Itong minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Nangungusap sa atin ang Poong Jesus sa Sareno. Tayo nandito ngayon, dumayo pa tayo, habang pinagmamasdan natin o habang pagmamasdan natin siya mamaya pagkatapos ng misa o bago pa yung misa, sa katahimikan, yung imahe ng mahal na Poong Jesus sa Sareno ay tila bagang nag-aanyaya sa bawat isa sa atin na maging tapat at makinig sa Kanya. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at inakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Maryang Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa katlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Parinito siyang muli ang may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at iniintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa Amang maawaing hindi pinagkait ang kanyang bugtong na anak, at sa halip ay binigay para sa atin, may pananalig tayong dumalangin, Ama, dinggin ang iyong bayan. Ama, dinggin ang iyong bayan. Upang ang sambayanan ng Diyos na dumaraan sa pag-uusig at pagurusa ay mapasigla ng inilahad na pagbabagong anyo ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin ang iyong bayan. Upang pigilin ng anghel ng Diyos ang kamay ng mga nasa kapangyarihang nagbabantang isakripisyo, ang ikabubuti ng mamamayan para sa kanilang pansariling kapakanan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin ang iyong bayan.
upang ang pag-aayuno at abstinensya ay magbunga ng higit na pag-ibig at pakikibahagi sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggi ng iyong bayan. Upang tayong natitipon ay makinig sa tinig ng bugtong na anak at makibahagi sa pagbabagong panlipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggi ng iyong bayan. Upang ang mga kapatid nating yumao ay magkamit ng bagong buhay sa piling ng may kapal, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggi ng iyong bayan. Samarin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Ricardo Gutierrez, Jayan Louie, Jessen Liam, Jin Liu Kalimon, Adas Bakery Shop, Nick at Ned Sebastian at Pamilya, RJ Manalo, Ali at Miguel Flores, JR Katahan, Bot at Mitos Ignacio at Pamilya, Almeranias Family, Edith Irene Cruz, Maki Legaspi, Pamilya Aguilar, Oliver Castro, Patty Abon at Pamilya, Joel Santiago at Pamilya, Justin Ramos, Marlon at Cecil Aguilar, Benedict at Erica Bautista, Rita Tolentino at Pamilya, para sa natatayang kahilingan ni Sherin Cabantog, para sa nagdiriwan ng kanilang karawan na sina Kiara Nicole Aguilar, Max Sir Jones Manalo, Josefina de la Cruz at Ed Torres. Patuloy nating dilangin na pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni Alpolinar at Ligaya Katalig, Virginia Franco, Tony Cruz, Maria Cristina Laderas Manginaw at Orlando C. Ignacio Jr. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Mamerto, Yolando, Agustin, Michael, Maynard, Rodolfo, Remigio, Justina, Felisa, Catalina, Benito, Julita, Elsie, Christian, Mario, Irene, Maria Lourdes, Valenta, Engracia, Lita, Remigio, Pedro, Lourdes, Epifanio, Domingo, Dolores, Irene, Noel, Orlando, at Father Ramon. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin at mapanibago nawa kami ng pakikinig namin sa tinig ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Amen.
manalangin kay mga kapatido pang ang pag-aayin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pag-aayin sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pag-aayin ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at pagbabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwan ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon, na may pagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang pinamalas ang kanyang sariling puspos na liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawa mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa ay magdusa upang kain ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagi niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, nang bagot wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Denis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namoy dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagkupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling managagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos lahat ng kapahamakan samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Please be with you po. Cordero ng Diyos.
alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin. Kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo na iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit kayong paman sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa karigtan ng kalangitan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na po ang Jesus sa Sareno, inihag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baspasan po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan ng mahal na pong Jesus sa Sareno. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila doon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain tayong lahat ng mabuti at mapagmahal na Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Humayo tayo, pahayag ang katapatan at kahandang makinig sa mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesús.